Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay napapansin ninyo na napakailap po sa inyo ng swerte na parang kahit anong gawin ninyong kayod ay hirap patira paret sa wala ang inyo pong pagkayod. Alam niyo po ba mga bossing ko na marami po tayong mga iba't ibang mga pamamaraan para po tayo swertein. At ako po may tuturo sa inyo na napakasimple at napaka-epektibo basta naniniwala ka lamang sa mga gatong mga pamamaraan. Pero kung kayo may alilangan sa mga gatong mga pamamaraan ay wala po itong pwersahan ng pagganap. Ito po ay para lamang sa mga taong naniniwala para gumana po kaagad. At ganun din po ang ayuda ng mga salitain ay mga magaganda kasi kung kayo pigagawa ng mga pampaswerte at panay negative naman po ang lumalabas sa inyong pong bibig, wa effect po yan. Kaya kailangan kung kayo po ay gagawa rin naman ay kumbagay wag na po kayong dadaing, baga matunay na kadengdeing ay wag niyo pong ibubukas ang inyong pong bibig dahil kung anong salitain niya po ay magaganap. Kumbaga kukontrahin niyo po palagi mga bossing. Kasi kapag kayo ay winelcome niyo sa inyong pong isipan, natakot po kayo, yan po yung mga Hudyo na tuwan-tuwa naman po sila. Kasi yung mga negative na yan, mabilis po yan nakakapasok sa ating pong isipan. Pero once ikaw ay mahilig sa mga pampaswerte o naniniwala sa mga pampaswerte, magamat na yung mga dumarating sa inyong pagsubok ay kumbagay kaagad nyo itong nasusolusyonan dahil alam nyo na kayo ay laging suswertein dahil sa pamamagitan ng mga pampaswerte. Kaya kailangan po natin sa buhay natin ang pampaswerte mga bossing para very smooth natin makamtan ang kaswertehan. Pero ito po yung sangkap lamang para tayo magtagumpay sa ating pong buhay. Ang numero unong swerte na ating pong ninanais, lalo-lalo na kung may involved na ito na pera ay lalo nating sasabayan ang sipag at tiyaga at panalangin sa mahal na Panginoon para magkaroon ng liwanag ang inyong buhay tungo sa inyong tagumpay. Kung kayo po naniniwala sa mga ganito at lagi po kayong minamalas at nagnanais na gusto lagi po kayo suswertihin ngayong 2021, subukan niyo po itong gawin. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Isa sa mga napakaraming pangarap sa buhay, siya ay mainam po yan kasi sa wala po tayong pangarap. May bossing po ako na nagsabi na, ay ano ma'am, alam ko po na hindi ako yayaman dahil ako po ay hindi masipag. Kumbaga, tanggap niya na yan sa kanyang sarili. Kaya lang, ang hindi katanggap-tanggap, yung bang napakasipag mong tao, pero parang sa wala't wala ang inyo pong pagod at parang iyon at iyon lang, parang umiikot lang po sa ganun ang buhay po ninyo. Parang, halimbawa, may utang ka, kasi ako po naranasan ko rin po yan dati. May utang ako, tapos nag-aantabay lagi ako kailan ako matatapos aking utang kasi magre-renew po agad po ako kasi wala nga pong pera. Ngayon po mga bossing, kumbaga umikot lang po ang mundo ko sa ganun. Nag-aantabay ako kung kailan matapos, masaya ako, nakakabayad ako, tapos magre-renew ako. Hindi po matatapos ako dahil tapos na. Kumbaga nag-aantabay ako kung kailan ako magre-renew po uli. Ayan, ako po yung nabuhay sa ganun. Nabuhay po kami sa ganun sa utang. Kumbaga paikot lamang. Hanggang sa pag nakabayad, utang po muli, yan. Ngayon po mga bossing, ay mahirap po ang ganong sitwasyon. Lalo-lalo na kung dumarating ka sa krisis. Yan bawa, inaasahan mong pambayad sa utang ay benta. E paano kung mahina ang benta? Ay di ngayon, syempre, walang benta, nagbayad, or kaya hindi ka na nakabayad, wala pa rin benta, wala ka pambiling pagkain. E syempre, doon napapasok ang isipan mo kung saan ka ulit uutang kasi kailangan mong kumain. Di ba mga bossing? Hanggang sa nagpatong-patong na utang. Ayan, Diyos ko po Lord, ang hirap ng ganyang sitwasyon. Ngayon po mga bossing, para hindi po natin maranasan yan or kung nararanasan nyo o nakaka-relate po kayo sa aking mga binabanggit ay mainam na may gawin lamang po tayo na para mawala po yung kamalasan na nakadikit sa atin kasi isa rin po yan sa mga sumisimbolo ng kamalasan yung hindi po tayo makaahon sa pagkakautang po natin at talagang lalo isad na makaahon ay lalo ka pang nalubog sa mga pagkakautang. Asya mga bossing, ganito po inyo pong gawin. Kailangan lamang po natin ng isang malinis na papel. Isulat niyo po dito ang inyong tunay na pangalan, apelyido, pati po yung birthday at year kung kailan po kayo pinanganak. Yan. Sulat po natin. Apple Pagyo. Huwag po kayo mawala ng pag-asa, meron lang po tayong dapat gawin. Pagtapos, pati yung year kung kailan kayo pinanganak. Yan. Pagtapos, ilagay nyo po ito sa isang platito. Pagtapos, mga bossing, ilagay nyo po ang isang buong bawang. Kung marami kayong mga pagsubok, isang buuin nyo na yung bawang po ninyo. At pagkatapos, mga bossing, kailangan natin
ng asin. Ikot nyo lamang po dito yung asin. Yan. At ito po mga bossing ko, ay ilagay nyo sa ilalim ng inyong higaan. Ito po mga bossing, kung marami kayong mga kamalasan na nakakapit, kumbagay kumapit to ko na po sa inyo. Dahil nga po sa almost a years na pinagdadaanan nyo yung ganyang sitwasyon, ilagay nyo po ito sa ilalim ng inyong pong higaan, magugulat ka na lamang na ikaw po ay nilalapitan ng swerte kung dati-dati ay lagi kang minamalas. Kasi yung mga taong sanay na sa kamalasan, lagi minamalas, once na yan po ay swerte, daman-dama po niyan. Kasi parang ma-amaze siya, baba, himala, at tagal-tagal ko nang inaalat, eh, ngayon lang nangyari to. May mga bossing ako, ang dami pong iba't ibang istorya na sila po ay sinuwerte sa pamamagitan ng gantong pampaswerte. Meron po akong bossing, almost parang 11 years na siya, doon na siya tumanda sa company yun. Never po siyang na-promote. Alam niyo po ba, napanood niya daw po niya yung video. Pagkatapos ito, ay tuwan-tuwa po siya. Diyos ko, nung tumawag po sa akin, ay Diyos ko, ay nagkakandaiyak at tuwan-tuwa. At dahil nga po sa, kumbagay, tears of joy. Ngayon po mga bossing, dahil nga po, first time daw niyang na-promote at nadagdagan ng sahod. At ganoon din ang kanyang mister. Kumbaga naman, nagkanda atungwal-atungwal kami kasi relate na relate din ako sa mga istorya po niya. Ayan. Ngayon po mga bossing, at iba't iba pa pong istorya ng buhay. Ngayon po mga bossing, kung kayo po ay dumadaan sa mga pagsubok sa inyo pong buhay, ay huwag po kayo mawala ng pag-asa. Nako mga bossing, marami tayong pwedeng gawin. Diyos ko po Lord. At ayan po ay mainam, instead na magmukmu kayo po ay kumbagay mawala ng pag-asa at mag-isip ng mga negatibo, subukan niyo po ito. Pagkatapos niyo po nito, magpahinga ka muna, ipahinga muna isipan. Pagkatapos, mag-isip na kung paano natin susolusyonan ang mga problema. Huwag niyo pong takasan, huwag po kayong manglumo, huwag kayong mawala ng pag-asa, lumaban po kayo. Kasi yan po, pagsubok lang yan. Ako, napakasarap naman kapag kayo nagtagumpay na sa buhay. Yan po mga bossing ko, bawat tao na pinanganak dito sa ating mundo, may kaakiba talaga yung pagsubok. Nasa inyo na lamang kung paano niyo yan dadalhin. At subukan niyo po ang mga ganito mga pamamaraan. Bukod sa sipag at tiyaga at panalangin sa mahal na Panginoon, at magugulat ka na lamang na kumakatok na ang swerte at nababago unti-unti. Kahit bagamat unti-unti, abay okay naman po yun. Magulat po kayo kung paggagawa nyo nito yung bukas bigla na kayong nakatira sa isang mansyon. Di ba? Nakakatakot naman yung mga ganong sitwasyon. Kaya mas mainam na ganito, paunti-unti. At kayo po mismo makakaramdam ng unti-unti pagbabago ng inyong pong buhay. Basta tiwala lamang, positive lamang. At lagi nyo salitain yung ayuda na kayo po yayaman, kayo po magtatagumpay sa buhay, at hindi laging ganyan ang takbo ng inyong pamumuhay. Kaya kung kayo po naniniwala sa mga ganito mga pamamaraan, ay siya'y lumarga po kayo. Yun lang po guys, salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing. Good luck po sa inyo lahat. Salamat po.